Sing init daw ng kape ang demand ngayon para sa trabahong barista dito sa Pilipinas at maging sa abroad. Kaya naman sa isang TESDA accredited school na ito sa Quezon City, punuan ang mga kumukuha ng training para maging barista o yung gumagawa ng mga kape gamit ang espresso machines. Naabutan namin nag-e-exam ang TESDA scholars para sa huling araw ng kanilang training bago sumabak sa pagiging interns at paghahanap ng trabaho. Isa si Lloyd sa mga magtatapos sa barista course sa TESDA. Target daw niyang mag-abroad dahil nabalita ang malaki ang sahod ng barista sa ibang bansa. Ang advantage po kasi pag nagtatrabaho ka sa ibang bansa, first, yung salary. Kasi syempre, pag doon sa ibang bansa, yung sasahorin mo dito, mas dodoblin or triplin po doon. Ayon sa POEA, maraming baristang Pinoy na ang napadala na sa Bahrain, Qatar, Saudi Arabia at Singapore. At ngayon, nangangailangan ng bansang Bahrain ng mahigit 100 lalaking Pinoy barista at mahigit 300 bartenders. Ang sahod kada buwan pwede raw umabot ng 50 to 60,000 pesos. Meron kaming nasa Maldives, nasa Cayman Island. Normally, marami po kami sa Qatar, Dubai, ayan, Middle East, marami pong barista dyan. Ayon sa Dole, kasama rin sa top 20 in-demand jobs sa Pilipinas ang pagiging barista. Hindi lang naman, di ba, pre-prepare nila for overseas employment, local din, local employment. And of course, on top dito yung Department of Labor and Employment. In demand din ang pagiging bartender sa ibang bansa gaya sa Singapore at Bahrain. Kaya ang TESDA graduate na si Rudel, kampanteng nakahanap agad ng trabaho sa isang coffee shop sa Pilipinas at plano ring mag-abroad. Sinampulan pa niya kami ng kanyang pag-mix ng inumin at bar flaring. Yung having national certificate po, malaking advantage po talaga kasi lalo na po pag gusto nilang mag-abroad. Maaring tignan sa website ng POEA ang job orders para sa barista at bartenders. Paalala lang, mag-ingat sa illegal recruiters. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.